At yun na nga, meron ka ng YouTube channel. At syempre, ang una mong gagawin ay yung pagandahin ang iyong channel interface. Yung pinaka-homepage ng channel mo. At tiyak na tiyak ko, itong video na to ay para sa'yo. Hi, I'm Diane and dito sa video na to, tuturuan kita kung paano gumawa ng YouTube banner. So, first of all, ano ba yung YouTube banner? Diba? At anong importansya niya sa channel mo? Ayon sa aking research, the banner sets the tone for the rest of your channel and serves as a consistent branding element across all your videos and posts. Siyempre, hindi lang naman basta sa video mo malalaman kung ano yung pwede mong ibahagi sa mga audience mo, diba? Doon pa lang sa YouTube banner mo, makikita na or malalaman na ng audience mo kung ano talaga yung maihahain mo sa kanila. So, isa ka bang content creator na ang niche ay tungkol sa food? Or isa kang content creator na ang niche ay tungkol sa pag-travel or travel vlogger ka at gusto mong matutong gumawa ng banner na kagaya nito? O kaya naman, isa kang music lover na hilig mong mag-cover songs at dapat ang YouTube banner mo ay kagaya ng ganito. Ngayon, tuturuan kita kung paano gawin ang mga to sa simpleng app lang. Ngayon, ano tong app na to? Simple lang. Ito lang ang ating friendly app. App Canva. So, kung hindi ka naman gagamit ng Canva para sa paggawa ng yung YouTube banner, tandaan mo na ang banner size ay 2560 by 1440 pixel. Pero dito sa Canva, meron ng preset. So, type mo lang YouTube banner. So, as you can see, meron na ditong mga customized banner. So, kuha na lang tayo ng template. Pero, pwede pa rin naman tayo mag-create out of blank, di ba? Pero, para mas mabilis, para lang mas maipakita ko na agad sa inyo na pwede naman eh. So, sa nakikita mo, itong template na kinuha natin is white lang talaga yung background. Pero, pwede natin siyang i-tweak into our own liking. So, replace lang natin yan. Lagyan natin ng photo. Background photo. So, kagaya nito. Ganda siya, di ba? So, itong middle part, gawin natin siyang guide. Kasi, itong middle part na to, ito talaga yung nakikita. Ito yung pinaka-center dun sa part ng banner. Pwede natin yan tanggalin mamaya. Yan. So, may frame dito. Yan. Yung frame na yan, pwede nating palitan ng photo kung meron tayong photo na nagawa na. Like, let's say ito. Alpha Digital. See? And then this one, pwede naman natin yung palitan ng font. Lagay natin Alpha Digital. Ngayon, that will be up to you kung paano mo siya gustong i-design. Ito lang yung kagandahan sa pag-customize ng sarili mong banner. Nagagawa mo kung ano yung gusto mo talaga. Ayan. So, dito sa baba, lahat, lagay lang natin creatives. Dito, kung meron kang Facebook, lagay natin yung lagay lang natin yung Instagram account niya. Alpha Digital Creatives. Kung hindi ka pa nagpa-follow, mag-follow ka na. Ayan. Then, delete na lang natin itong isa. Dito naman sa kabilang side,
subscribe today. Mukhang maganda naman siya dyan. Okay lang. Okay natin. So, ayan. Meron ka ng banner. Ngayon, kung itong part na to medyo hindi mo type, pwede mo yun i-delete. Yan. Ano ba yun? Yan. Kung ayaw mo nung blue part na yon, pwede mong i-delete yan. See? Mas mukha siyang incorporated dun sa background. Ngayon, pwede mo yung palitan ng color. To your own liking pa rin. And now, meron ka ng YouTube banner. So, ang gagawin mo lang dyan, kung tapos ka na, save mo lang. So, after saving, you might want to upload naman it to your to your YouTube channel. So, hindi mo na kailangan pumunta kung saan-saan. YT Studio lang. Tap mo lang yung app. Kung hindi ka pa nakakapag-download ng YT Studio, mas maganda na mag-download ka kasi dito, pwede mo nang customize yung mga simpleng bagay ng iyong YouTube channel. So, yun lang. Punta ka sa profile, click mo lang yung lapis sa gilid. Lapis? Paano kung ballpen to, diba? After all this time, ballpen. Tapos click mo yung camera. Dun. Choose from your photos. Allow. And then, click natin yung na-create natin. Ayan. Pasok lang natin yung kabuuan niya. Ayan. So, mahalaga na yung mga element na inilalagay mo dun sa banner mo is naka-center. Kasi ito talaga yung makikita. Lalo na kung naka-mobile view. Yung pinaka-centro talaga makikita. Although it's 2560 by 1440 ang size niya, it's good pa rin na yung mga elements ay nasa gitna. Yan. Save lang natin. Then, refresh mo lang. Voila. Meron ka ng bagong-bago, customized na YouTube banner. Ngayon naman ang susunod kong ituturo sa'yo ay ang paggawa ng iyong YouTube logo or YouTube profile, kung ano man ang tawag mo.